Hello, magandang umaga mga kaibigan. So narito muli tayo sa ating channel para matuto ng iba't ibang kaalaman tungkol sa mga halaman. Ang paksa na ating pag-aaralan sa umaga nito mga kaibigan ay tungkol sa 17 uri ng mga houseplant na kayang mabuhay kahit sa mga madilim na corner ng inyong tahanan. Isa sa mga problema ng mga taong mahilig sa halaman na gustong ilagay ang kanilang mga halaman sa loob ng kanilang tahanan ay kung kaya ba nitong mabuhay kung ito ay nakakatanggap lamang ng mababa na kondisyon ng liwanag. Kaya sa video natin sa umagang ito mga kaibigan ay pag-aaralan natin at tututukan natin ang 17 mga halaman na pwede mong ilagay sa loob ng iyong tahanan dahil hindi nangangailangan ito ng sobrang liwanag. Ang unang halaman sa ating listahan kaibigan ay ang bromeliad. Ang mga bromeliad kaibigan ay nagtataglay ng exotic touch para sa iyong bahay at nagbibigay ng tropical scents at sun-kissed climate. Napakadaling alagaan ng halamang bromeliad bilang houseplant. Ito ay nagdadala ng interesting texture at kulay sa inyong interior garden. Ang susunod na halaman sa ating listahan kaibigan ay ang Chinese Evergreen o tinatawag din na aglaonema. Ang Chinese Evergreen kaibigan ay isang low-light indoor plant at ito ay madaling patubuin. Maging sa mga baguhan na plantitos at plantitas ay bagay ang halaman na ito. Ito ay tinuturing na isa sa mga nagtataglay ng best foliage para sa paglilinis ng mga hangin at toxin tulad ng benzene at formaldehyde. Ang mga aglaonema kaibigan ay karaniwang pinapatubo indoor. Ngunit ito rin ay pwedeng ilagay outdoors. Ngunit sa shady spots kung saan hindi ito tinatamaan ng direktang sikat ng araw. Ang susunod na halaman sa ating listahan kaibigan ay ang cast iron plant. Ang cast iron plant kaibigan o Aspidis stylisea ay kilala bilang hard to kill house plant. Ang halaman nito kaibigan ay kayang mabuhay kahit hindi mo ito alagaan at kayang mabuhay nito sa low lighting condition. Ito ay may arching, lance-shaped, deep green, glossy leaves na kayang umabot ng 2 talampakan ang haba at 4 pulgada ang laki. Kapag ito ay pinatubo sa labas, ito ay karaniwang nagproproduce ng insignificant cream at purple na bulaklak na malapit sa kanyang base. Ngunit ang mga bulaklak nito ay di karaniwang lumalabas kapag ito ay pinatubo indoor. Ang susunod na halaman sa ating listahan kaibigan ay tinatawag na Dracaena. Ito ay isang perpektong halaman para sa iyong corner table. Ito ay classic na halaman na kayang tumubo sa madidilim na lugar ng iyong tahanan. Ang susunod na halaman sa ating listahan kaibigan ay ang Dumb Cane o ang Diepenbachia. Isa pa ito sa mga halaman na kayang tumubo kahit hindi ito lubhang masisikatan ng sikat ng araw. Ang napakagandang halaman na ito ay magandang ilagay sa loob man o labas ng iyong tahanan. Subalit babala lang kaibigan, ang halaman na ito ay nagtataglay ng toksin na masama kung tumalsik sa iyong mata o di kaya nakain ng mga bata. Kaya doble ingat lang kaibigan sa pag-aalaga ng ganitong halaman. Ang susunod na halaman sa ating listahan kaibigan ay tinatawag na English Ivy. Ang English Ivy kaibigan ay ginagawang kaaya-aya ang itsura ng wall ng iyong tahanan. Ang halaman na ito ay tumutubo ng mainam sa mababang level ng sunlight lamang at ito ay napakadaling i-maintain na halaman. Ang susunod na halaman sa ating listahan kaibigan ay ang Maidenhair Fern. Ang halaman na ito kaibigan ay karaniwang isinasabit sa mga corners ng mga rooms sa iyong tahanan. Ito ay isang magandang halaman para sa mga shady indoors na lugar. Ang susunod na halaman sa ating listahan kaibigan ay tinatawag na parlor palm. Ang parlor plants kaibigan ay element ng Victorian era. Sila ay kinilala noon ng mga Victorian people bilang mga mamahaling halaman na inaalagaan sa loob ng kanilang mga tahanan. Ang susunod na halaman sa ating listahan kaibigan ay ang peace lily. Ang white wrap ng peace lily ay best option para bigyang liwanag ang iyong tahanan. Ang isang boring na room ay pwedeng gawing pretty o maganda ng halaman ito
na nangangailangan lamang ng maliit na liwanag ng sunlight para ito tumubo. Ang susunod na halaman sa ating listahan, kaibigan, ay ang peacock plant o tinatawag ding Calathea macuyana. Ang foliage ng peacock plant, kaibigan, ay tulad sa isang peacock. Ito ay magandang halaman para sa mga dark rooms ng iyong tahanan. Ang susunod na halaman sa ating listahan, kaibigan, ay tinatawag na peperomia. Ang halaman na ito, ang mga halaman na ito, kaibigan, ay napakaganda na ilagay sa tabletops. Sila ay napaka-cute at nangangailangan lamang ng minimalistic amount ng sunlight para ito tumubo. Ang susunod na halaman sa ating listahan, kaibigan, ay tinatawag na philodendron. Ang halaman na ito, kaibigan, ay sikat dahil sa distinct look nito at sa kanyang foliage. Nangangailangan lamang ito ng least amount ng sunlight para ito ay tumubo ng mainam at ito ay kayang tumubo ng madali sa loob ng tahanan. Ang susunod na halaman sa ating listahan, kaibigan, ay tinatawag na potos. Ang mga potos, kaibigan, ay napakadaling alagaan at nangangailangan lamang ng minimal amount ng sunlight. Ngunit alalahanin mo, kaibigan, na ang potos ay isa ding poisonous na halaman. Kaya't mag-ingat na huwag itong mahawakan ng mga bata. Umakain ito ng mga alaga ninyong hayop. Ang susunod na halaman sa ating listahan, kaibigan, ay ang prayer plant. Ang prayer plant, kaibigan, ay nagtataglay ng napakagandang mga foliage na may distinctive designs. Ang prayer plant, kaibigan, ay isang popular na house plant at pwedeng alagaan indoor sapagkat ito ay hindi nangangailangan ng maraming amount ng sunlight. Gayunpaman, kaibigan, hindi nangangahulugan na madaling alagaan ang prayer plant kung ito ay aalagaan mo sa mahabang panahon. Ang susunod na halaman sa ating listahan, kaibigan, ay ang snake plant o Sansevieria tripaciata. Ang snake plant, kaibigan, ay magandang ilagay dahil ito'y nangangailangan lamang ng mababang requirement ng sunlight. Ang susunod na halaman sa ating listahan, kaibigan, ay tinatawag na creeping pig. Ito ay isa ding halaman na perfect choice para sa indoor kung ang inyong room ay hindi nakakatanggap ng malaking amount ng sunlight. Ang susunod na halaman sa ating listahan, kaibigan, ay ang Venus flytrap. Gaya sa pangalan nito, kaibigan, ang halaman na ito ay nanghuhuli ng mga maliliit na insekto tulad ng langaw. Ito ay isang magandang addition para mas mapaganda ang looban ng inyong bahay sapagkat ito ay nangangailangan lamang ng minimal amount ng sunlight. Alam natin, mga kaibigan, na ang mga taong mahilig sa mga halaman ay nahihirapan na mag-alaga ng halaman sa mga madidilim na lugar o mga lugar na hindi tinatamaan ng direktang sikat ng araw. Kaya't ang mga best low light houseplant na ito na aking ibinahagi ay hindi lamang nagbibigay ng kagandahan sa loob ng iyong tahanan, kundi ito rin ay nagbibigay ng fresh at clean air para sa iyong pamilya. So hanggang dito na, mga kaibigan, ng ating video. Sana meron kayo natutunan at kung gusto nyo pa ng ganitong mga videos tungkol sa kalaman, don't forget to click the subscribe button at yung notification bell sa baba ng ating video para lagi kayong updated sa ating mga latest uploads sa ating channel. So that's all for now. And as always, have a nice day, everyone.